the so-called beneficial owners, kasi the owners on paper do not necessarily reflect the actual owners, the so-called beneficial owners of this particular scam farm. Tama. So all of these individuals will be charged accordingly with the different violations that they've had. Also, meron din po tayong mga na-identify ng mga quote-unquote managers, mga torturers, mga enforcers na naituro ng ating mga witnesses at saka ng mga complainants. Makakasuhan din po natin ang mga ito. Problema mga utol, baka nakasibat na ng bansa eh. Diba nawala? Wala sila nahuli. Natukoy nila pero wala sila nahuli. According dun sa mga inaabot nila siguro mga witnesses, yung mga empleyado. Ang mga nakuha nila yung mga empleyado mga utol. Wala sila nakuha mga matataas sa tao, yung mga nagpapaggalaw niyan. Yung mga operator. And one more thing. Yung mga protector nito. Yung mga politikong nasa likod nito. Dahil gaya nga na sabi ng mga senador na nag-iimbestiga rin dito, imposible naman yan. Diba? At sinabi rin talaga nila, marami ahensya ng gobyerno, pati PNP, sinabi nila ng mga senador, ni Senator Win Gatchalian in particular, malalaking politiko ang sangkot dito o yung nagpoprotekta nito. Kasi kalokohan na maglakas ng loob, kung mga Chinese nationals yan, na kalokohan maglakas ng loob yan, magbukas ng isang negosyo sa isang sa hindi nila bansa na wala silang proteksyon sa matibay. Matibay ang protector nito. Ngayon ang tanong, sino? Alam na ba nila? At ang isa pang tanong, makukulong ba? Makakasuhan ba? Makakasuhan ba o at makukulong ba? Normal, pwedeng makasuhan, pero may nakulong ba na high profile case dito sa Pilipinas? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Ang matutunghayan natin mga utol ay ang mismong panayam kay PAOK spokesperson Dr. Winston Jan Casio. Kaugnay dun sa niraid na pogo sa Porac dahil 6 o 1 linggo na halos nilang hinahalughog yung 10 hektaryang pogo hub dyan sa may Porac, Pampanga at tinatayang more or less, nasa 46 buildings kaya sobrang tagal halughugin. Pero napakarami pong mga bagong ebidensya ang kanilang nakita doon. At ang pagkakakilanlan daw ng may-ari ng pogo na ito ay alam na ng PAOK. Yan po ang ating aalamin at iba pa mula to sa PTV Philippines mga utol. Paki-subscribe, paki-like yung video. Ayan o, panayam kay PAOK spokesperson Dr. Jan Winston Casio kaugnay sa pagkakakilanlan. Ayan, malalaman natin. Game na. Hali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang hali po at sa lahat ng ating mga tagapanood at tagapakinig. Sir, una po sa lahat sa pagpapatuloy po ng inyong investigasyon at pagkalap ng mga ebidensya sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ano-ano na po yung mga bagong ebidensya inyong nasamsam? Well, almost on a daily basis, nakakahanap po tayo ng mga digital devices na nagkalat doon sa mga buildings nating sinesearch. So, to date, we already have thousands of computers, laptops, desktops, and cell phones, no? And we've also been finding what appears to be Chinese military uniforms. Since Saturday, we've been finding a good number of them, as well as mga documents. So we will be able to build a good case against both the beneficial owners and those who are dubbed the owners on paper of this particular scam farm. And mga utol, nilinaw niya doon, no? Na yun nga, yung tanong ng bayan eh, no? Siyempre pagkukuha ng business permit, may pangalan yung owner do. Pero inihinala ng PAO kasi hindi yun yung mismong may-ari. Hindi siya yung beneficial owner. Ang inaalam nila yung beneficial owner, pwedeng dami niya lang yun eh. O nangyayari talaga yung mga utol, doon nga sa Bamban, yung pogo doon eh, ang may-ari, ang lumalabas na may-ari, yung address na may-ari eh, parang sa squatter nakatira at napakalit ng bahay. So pwedeng ganun rin talaga rito. Na yung nakalistang may-ari ng Pogo dito sa Porac ay hindi siya yung mismong may-ari. O yung parang ganun yung ginawa nila. Pero yung beneficial owner ay natukoy na ng PAOK. Tuloy na muna natin. May mga identification na po ba kayo sa mga tao sa likod ng Pogo Hub na ito dyan sa Pampanga? At ano po ang kasunod na hakbang ninyo matapos pong malaman kung sino ang mga ito?
Yes sir, tayo po ay nakita na po natin kung sino yung mga pangalan. Well, based on the documents that we have obtained from the search as well as the other documents that we have obtained from our partner agencies. As well as we've also been able to retrieve certain other evidence that would point to the so-called beneficial owners. Kasi the owners on paper do not necessarily reflect the actual owners, the so-called beneficial owners of this particular scam farm. Tama. So all of these individuals will be charged accordingly with the different violations that they've had. Also, meron din po tayong mga na-identify ng mga quote-unquote managers, mga torturers, mga enforcers na ituro ng ating mga witnesses at saka ng mga complainants. Makakasuhan din po natin ang mga ito. Problema mga utol, baka nakasibat na ng bansa eh. Diba na wala? Wala sila nahuli. Natukoy nila pero wala sila nahuli. According dun sa mga inabot nila siguro mga witnesses, yung mga empleyado. Ang mga nakuha nila yung mga empleyado mga utol. Wala sila nakuha mga matataas na tao, yung mga nagpapaggalaw niyan, yung mga operator. And one more thing, yung mga protector nito, yung mga politikong nasa likod nito. Dahil gaya nga nasabi ng mga senador na nag-iimbestiga rin dito, imposible naman yan, 'di ba? At sinabi rin talaga nila, marami ahensya ng gobyerno, pati PNP, sinabi nila ng mga senador, ni Senator Win Gatchalian in particular, malalaking politiko ang sangkot dito o yung nagpoprotekta nito. Kasi kalokohan na maglakas ng loob, kung mga Chinese national siyan, nakalokohan maglakas ng loob yan, magbukas ng isang negosyo sa isang sa hindi nila bansa na wala silang proteksyon sa matibay. Matibay ang protector nito. Ngayon ang tanong, sino? Alam na ba nila? At ang isa pang tanong, makukulong ba? Makakasuhan ba? Makakasuhan ba o at makukulong ba? Normal, pwede makasuhan. Pero may nakulong ba na high profile case dito sa Pilipinas? Tsaka medyo ano ko eh, no? Yung tama nga sinabi ni Senator Tulfo eh. Ginagawang moro-moro na lang to, no? Parang palagay ko eh, parang iba yung duda ko eh. Parang duda ko walang mangyayari. Walang mauhuling mga malalaking isda. Puro mga pon lamang mga utol. Kuha nyo ba? Di ba? Parang ganun na naman eh, ulit lang yan. Siyempre, baka barkada. Alam naman natin yung justice system sa Pilipinas. Alam naman natin. Alam natin yan. Hindi na tayo pwedeng lokohin itong mga to. Di ba? Kung sakali. Bukod po sa mga nabanggit ninyo, may katotohanan din po ba tungkol sa isang pinaniniwalaang Chinese military medal na inyong nakita sa inyong imbestigasyon sa lugar? Ano po ang indikasyon nito kung ito ay hindi pala peke, no? Kung totoo? Well, yeah, totoo po yun na meron tayong nakuha what appears to be a military medal or at the very least a police service medal doon po sa Tarlac, doon sa Porac. At kung ito man po ay mapatotohanan na totoo, authentic na military medal at saka mga uniforms na nakuha, we could probably deduce two things, no? Yung isa, pwedeng may isang veteran na veteranong police o veteranong sundalo na nagtatrabaho dyan o may-ari dyan. That's one. Yung isa ay yung pinakamalala, baka naman meron nga talagang military spies na embedded dito sa ating mga illegal na mga online gaming farms na ito. Bear in mind, these are scam farms. These are what I dub as conduits of money laundering, no? So, medyo malaking problema po ito para sa bayan natin kung mapatotohanan natin na meron nga nakapasok na mga espiya sa mga scam farms na ito. So sir, tanong ko lang po kasi may ayon po sa ating source yung pong uniforme ay mula sa People's Liberation Army ng China na luma na, pati yung may mga botones sila, na authenticate na po ba natin kung totoo itong mga to? Kasi kung mga retirees lang sila dito sa Pilipinas tapos kinolekta lang nila yung mga luma nilang uniforme, di ba? So paano po yung presence nila dito? Paano po natin iimbestigahan pa ito further?
Well, there are two, yun nga, sabi ko, there are two things, no? Kung may mga veterano na, we've talked to military experts from within the intelligence communities, and apparently, they agree na ito nga po ay mga authentic na mga military People's Liberation Army uniforms. But then again, tama po kayo, dated na po ito. Meaning to say, mga lumang mga uniforme. So, pwede mga veterano nga po ang mga may-ari nito. So, it could be that the veterans are working or owners of this particular scum farms, or they're just using it, they just bought it as a collection item. Pwede pong ganoon. Yeah. Until such time that we have strong evidence na talaga may nangyaring mga pang-iispiya, espionage coming from these scum farms, I would like to believe that all of these are just, at the moment, collector's items. No? Ayan mga utol, ha? Malinaw yon. Good point naman yung sinasabi ni Dr. Winston Casio, no? Pwede talagang collector's item lang, pwedeng retiree, pwede maraming posibilidad eh kasi damit lang naman ang nakuha, hindi tao. Anyway, kaya nga nangyari, damit lang ang nakuha, no, mga utol. Mga ebidensya, wala yung mga tao kasi nakasibat dahil nga natimbre yan, di ba? Dahil hindi pinapasok agad dahil dun sa search warrant. Kaya ngayon nananagot yung judge na bumawi ng search warrant. O, kung alam nyo na yung kwento. Okay, may search warrant, binawi, hindi nakapasok, nakasibat ngayon yung dapat mahuli. Ngayon, nung makapasok, wala na. Ito na lang naiwan sa kanila. So, from then, dun sa mga nakukuha nila ebidensya, dun lang sila nagbibuild ng case. Sa mga dokumento, dun nila nalalaman yung mga tamang tao. Ang tanong, paano kung nakasibat na tong mga to? And, one more thing, ito nga, dito nga sa ano, ako, 100% sa akin ha, 100% may mga espiya dito sa Pilipinas, ang China. Hindi na tanong yan, no? Pero kailangan nga daw, tama naman, to gather enough evidence para makapag-build ng case. And sino-sino yung mga spies na yun. Eh kung ganong kagagaling ang mga spies, talagang spies, magagaling yung mga yan. Nakatago yan, mga yan. Mahirap matukoy kung sino-sino yung mga yan. Di ba mga utol? Sa napakaraming Chinese dito sa Pilipinas. Baka yung inaakala nating hindi, yung pa. Di ba mga utol? Tuloy muna natin. So sir, ano na po ang update sa mga nahuling individual mula dito sa Pogo Hub na ito sa Porac? Nasaan na po sila ngayon? Lahat po ng ating mga na welfare check, na rescue at saka mga nahuling mga foreign nationals nandito po sa ating temporary detention facility sa May Pasay, dito po sa malapit sa FB Harrison Corner Williams. Sila po ay na inquest na po ng immigration at lahat po sila, maging yung mga na-rescue natin, ay nasampahan na po natin ng mga immigration violation charges po. So, yung mga na-identify natin ng mga victims, we won't be able to report them, as well as those yung mga identify natin ng mga torturers at saka magiging respondents natin eventually. Mm-hmm. We will bring them to court and we will have them answer for their crimes here in the Philippines. Now, the rest that you won't be able to charge criminally, we would deport them at the soonest possible time as the funds become available po. Eh mga utol, ha? Hindi lahat na nahuli ay ano. Karamihan sa mga nahuli ay empleyado at biktima rin. Okay, so tama lamang na i-deport yung iba. Pero paano kung 'di ba? Isa na doon yung mga operator to. Pero anyway, pakiramdam ko eh, wala pa nahuhuling operator kasi nakasibat nga, mga utol. Pero tama lamang yun. Tuloy na muna natin. Dr. Casio, ayon po sa report, habang gumugulong ang investigasyon, tumataas din di umano ang bilang ng mga illegal pogo hub sa bansa. Nasa ilang pogo hub na po ang illegal na nag-ooperate sa bansa ngayon at mula po sa anong mga lugar ito? 300? 400? Basically, I call them scum farms, no? Base doon sa ibinigay sa ating dokumento nitong PAGCOR last year, meron po tayong nakitang 402 canceled licenses. A good number of them have transitioned into scum farms. So, sa isang listahang nakita namin na magmula sa PAGCOR, meron kami na mataan, na evaluate na 58
scam farms na active. Pero the number of scam farms that are operating out there could be anywhere between as low as 58 to as high as 402. Siguro the median number would be 300. Now, nasaan po sila? Nagkalat po sila. But they're all over the country. They're in Mindanao, they're in the Visayas, they're in Palawan even. So, but the great bulk of them are concentrated in Metro Manila, Central Zone, and in Calabar Zone. Kaya lang mga utol, no? Sa dami na yun, yung mga hinihinala nila na illegal operation, no? 300, more or less, no? So, pinaka-lowest ay 50 plus, and pinaka-highest sa mga illegal na yun. Ilan pala nare-raid, no? Tatlo, apat, o, hindi na natin alam, pero hindi pa yung nare-raid. So, ilan pa lamang? Ang tanong dito ng bayan, palagay nyo ba, yung mga existing na illegal scam hub na yan dito sa Pilipinas ay hindi alam ng mga local governments na illegal na nandun? O alam nila, hindi lang nila pinapakailaman dahil may payola sila? Diba? Yun ang pinaka madaling ano dyan eh. Pinamadaling explanation yan kung bakit nakakapag-operate ng illegal. Alam ng local government o baka may mas mataas pa doon na nagsasabi na karekta naman doon sa local government. Okay, may mas mataas dyan na nagpo-protect. Sige, haamu lang yun. Diba mga utol? Ano masasabi nyo? Sige, comment nyo. Tuloy na natin. Dahil po sa illegal operations sa mga Pogo Hub na ito, sa tingin niyo po ba ay napapanahon nang ipanukala ang tuluyang pagsasara ng mga ito at huwag nang bigyan ng permiso? Well, at this point, that is a policy question. So I would defer the answer to that question to the policy makers. We in the law enforcement, our primary concern is to be able to identify areas where crimes are being committed. Mm. And as if evidence warrants, then we would operate against them. Mm. From a law enforcement perspective, closing them outrightly with just a click of a finger would be counterproductive, in as much as look at what happened to the 402. The 402 canceled POGOS po ay karamihan po naman doon nag-ooperate pa. Ibig sabihin, kinakailangan isipin natin mabuti muna kapag i-ban natin, papaano natin sila mapapasara na hindi sila mag-ooperate lang under the radar. Kasi mas magiging problema po sa atin yon kapag we totally ban them, pero wala tayong mekanismo kung papaano natin sila madideport, paano natin makukuha yung mga equipments nila, paano natin mapo-forfeit yung mga criminal proceeds nila. So, kinakailangan upuan po ito ng mga policy makers. Oo nga naman. Tama. Ang good point, no? Sinabi ni Dr. Winston Casio na nag-ooperate nga kahit nga illegal eh. Kahit iban mo, nakakapag-ooperate pa rin. Walang best way. Ang best way talaga niyan, mahuli yung protector at makulong yung mga nagpo-protekta. Kasi yun lang naman ng dahilan kung bakit nakakapag-operate illegally yung mga yan. Eh kaya lang, knowing dito sa atin sa ating bansa, eh hindi mangyayari yan. Bayad yan lahat eh. Walang mangyayari. Talagang meron at merong mag-ooperate illegally. Dahil may nagpo-protekta. May kumikita. Okay? Pero good point yung sinasabi ni Sir Winston, na kahit iban yung POGO. Yung lisensya lang naman eh. Eh nakakapag-gawa nga ng illegal eh. Eh nakakapag-operate nga illegally dahil nga pinapayagan ng mga ano eh. Illegal protector din. Di ba? Wala rin, no? Tuloy na muna natin. Sakit sa ulo. Dr. Casio, may tanong po mula sa ating kasamahan sa media na si Jean Mangalus ng Inquirer. How does the PAOK react to DND Secretary Chudor's statement that POGO operations near military bases must be stopped? Is PAOK planning to investigate POGO hubs near military bases? Isa sangli point.
sa Cavite, mga we have already investigated some online gaming platforms, online gaming sites that are near military sites. In fact, a good number of them are near and located allocated near EDCA sites, no? So we have made our concerns, we have shared our concerns with the proper authorities, and we do hope that PAGCOR together with the other regulatory agencies do sit down together with the Department of National Defense so that once and for all we're able to ensure that not a single scam farm or not a single license POGO for that matter would be located near our EDCA EDCA sites nor our how would you call it, our POGO sites. Dr. Casio, mensahe o paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan. Isa lamang po ang aking pakiusap sa ating mga kababayan at saka sa ating mga local chief executives. Malalaki po itong mga scam farms na ito. Malalaki po itong mga POGO hubs na ito. Kapag meron pong bigla na lang na itayo dyan sa inyong lugar na malalaking mga buildings, biglang dumarating ang mga dayuhan na hindi ninyo mga kakilala at hindi maipiliwanag yung kanilang rason ng pananatili sa inyong mga bayan, ako'y nananawagan ulit sa ating mga mayors, sa ating mga governors, sa ating mga barangay captains. Ipagbigay alam po yung inyong mga pangamba sa mga kapulisan, ipagbigay ang inyong pangamba doon sa ating national government agencies nang sa gayon ay atin pong mapasara mga ito kung meron po silang ginagawang illegal. Huwag po tayong magtibit-balikat, huwag po tayong magbulag-bulagan, huwag po tayong magbingi-bingihan sa mga problemang katulad pong nakikita natin ngayon dyan sa Porac, Pampanga at nakita natin doon sa Bamban, Tarlac. Yan mga utol, ha? Yan ay panayam kay Sir, kay Dr. Winston Jan Casio, ang spokesperson ng PAOC, Presidential Anti-Organized Crime Commission. Siyang tumututok sa POGO scam na to. Okay mga utol, yan yung ahensyang nakatalaga. Pero yung sinasabi niya eh, talagang hindi rin mapipigilan kasi yung mismong mga mismong nakaupo, ang kung mismong nakaupo ang nagiging sanhi kung bakit nakakapag-operate illegally itong mga to. So paki-comment ng inyong opinion mga utol. Hanggang doon lang muna. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Red Star Production. Ako ay nagpapasalamat sa walasawan niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po. Huwag niyo makakalimutang i-like and share. Paki-subscribe na din.